totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At narito na po ang kwentong tampok natin para sa araw na ito, na minsan pang ipinadala sa atin ng masugid nating taga-subaybay. At ito ay ating pinamagatang Pasada. Halina at atin pong pakinggan. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Nick. Pangatlo po ako sa aming limang magkakapatid na magbinata ako. Naisipan kong iwan ang aming tahanan upang makipagsapalaran sa ibang lugar. Medyo may kahirapan din kasi ang aming pamumuhay noon. Tanging sa lupa lang umaasa ang aming mga magulang. Una kong naging trabaho ang pagko-construction nang sumama ako sa isang kaibigan. At dahil sa wala pa akong ganong nalalaman sa larangan na iyon at wala ding anumang gamit, kung kaya piyon lang ako o yung tinatawag na construction laborer, marami akong naranasang trabaho dahil sa hindi mapermanente. Hanggang sa mapasok ako sa isang pabrika ng garments, natuto ako ng iba't ibang operation sa pananay. Dito ako medyo tumagal. At sa pabrika ko na rin nakilala ang misis ko. Nang magkaipon, ay nagpasya akong bumili ng pampasadang tricycle at iniwan na ang pabrika. Wala pa kaming anak nung mga panahon na yon, pero nagsasama na kami ni Lenlen. May nabili din kaming maliit na lote na siya namang pinagtirikan namin ng maliit na bahay. Mura lang ang aming pagkakabili dahil sa probinsya at malayo sa kalsada. Mas naging komportable ako sa pamamasada noon ng tricycle. At nagagawa ko pang maihatid at sunduin si Lenlen sa kanyang trabaho. Nanatili kasi siya sa pabrika. Sa araw-araw kong pamamasada, ay masasabi kong halos lahat na yata nang dapat makita sa lansangan ay nakita ko na. Pero sa lahat ng iyon, may ilan akong mga karanasan na talaga namang tumatak sa akin, na habang nabubuhay ako ay hindi ko na talaga makakalimutan. Minsan, isang gabi iyon na umaambon-ambon, naisip ko na isang pasada na lang at uuwi na ako. Mahirap na kasi. Baka lumakas pa ang ulan at mapasma pa ako. Nang torno ko na sa pila, ay mabilis namang napuno ang aking tricycle. Kasalukuyan na naming binabaybay noon ang daan. Marami pa kasing bahagi ng daan doon sa lugar ang wala pa ring ilaw, kung kaya may kadiliman at tanging ilaw lamang ng sasakyan
ang siyang nagbibigay ng liwanag. At marami din ang bahagi ng daan doon na hindi pa sementado. Nang sapitin namin ang pababang bahagi ng kalsada at kasalukuyang binabaybay na iyon, ay bigla akong nagulat nang bigla na lamang may tumawid. Kung kaya napapreno agad ako. Laking pasalamat ko na hindi natumba at gumulong ang tricycle. At sa halip ay dumausdos lang ang gulong. Narinig ko kagad ang malakas na pagrereklamo ng mga pasahero sa loob at sinabihan akong magdahan-dahan lang. Humingi naman ako ng paumanin at sinabi kong may bigla kasing tumawid. Mabilis kong inilabas ang flashlight sa aking belt bag at inilawan ang kabilang gilid ng daan para mapagsabihan sana ang tumawid na mag-ingat sa susunod. Ngunit wala kaming nakita, maging yung mga nakasakay sa likuran ko ay wala naman daw silang nakitang tumawid. Pero alam ko sa aking sarili na mayroon talaga akong nakita. Babae ito, nakatamtaman ang haba ng buhok at nakasuot ng puti. Kinilabutan ako. Biglang nanlamig ang aking buong katawan. Matapos kong maihatid lahat ng aking pasahero, ay nagmamadali na akong umuwi ng bahay. Sa daan ay kinakabahan talaga ako. Nung nasa bahay na ako, ay hindi ako dalawi ng antok. Noon ko nasabi sa aking sarili na may katotohanan pala ang kumakalat na balita. Kwento-kwento kasi na mayroon nga raw nagpapakita sa bahagi na iyon ng daan. Sa magkabila kasi ng daan ay may puno ng kawayan na magkatapat. At pinaniniwalaang doon umano lumalabas yung nagpapakitang babae. At yung lugar na iyon ay marami na ang naaksidente. Noong mga panahon na iyon, siguro ay nasa 3 na ang namamatay sa lugar. Na ang lagi namang sinasabi ng marami ay pawang mga lasing kasi ang mga naaksidenteng namatay doon. Ewan ko, pero iba yung pag-iingat na talaga ang gagawin ko sa tuwing daraan ako doon. Yan ang maring sabi ko pa sa aking sarili noong mga oras na iyon. Makalipas ang ilang araw, nang sunduin ko naman si Mrs. sa kanyang trabaho, ay may nadaanan kaming tao na nasa gilid ng kalsada. At para itong nagsusuka na nakahawak pa ang isang kamay sa puno. Nang bigla na lamang itong lumingon sa amin at walang sabi-sabing sinugot si Lenlen na nasa loob ng tricycle. Kaya mabilis kong kinabig ang manibela upang maiwasan ang lalaki. Napasigaw ang asawa ko sa sobrang gulat. Nang makalayo kami ay sinilip ko siya at nakita kong maluwa-luwa siya at namumula sa takot. Nakita ko ang nakakasindak na itsura noon. Di ko talaga maipaliwanag ang nararamdaman ko at hindi rin ako makapaniwala na umiiral pala talaga ang mga ganon. Hawak-hawak ni Lenlen ang kanyang dibdib. Kitang-kita ko ang matinding kaba
sa mukha ng aking asawa. Napakabalasik ng mukha ng lalaki at yung mata niya ay kakaiba. Pero iba-iba ang aming mga naging basa sa nangyari. Naisip namin na baka may diferensya ang lalaki sa kanyang pag-iisip. Naisip din namin na baka lasing nga lang talaga at nagmamaoy. Naisip din namin na baka nakadroga. Ngunit mayroon din talaga sa bahagi ng aking isipan na baka aswang iyon dahil na rin sa kanyang itsura. Noong buntis naman si Lenlen, ay nakasanayan na namin na magsimba tuwing araw ng Linggo. Minsan, pag galing namin sa simbahan, habang binabaybay ang daan pa uwi sa amin, ay mayroong pumara na isang matandang babae. Hinintuan ko ito sandali at sinabi ko, hindi ako bumabiyahe. Pero tinanong naman ito ni Lenlen kung saan ba ang kanyang punta. Sinabi ng matanda na pauwi na siya at sa unahan lang pala ang bahay nito. Kaya nagmagandang loob na ang asawa ko at sinabihan ako na amin ang isabay. Nang umaandar na uli kami, ay naririnig kong nag-uusap sila at panay ang puri nito kay Lenlen at puro tungkol sa pagbubuntis ang kanilang pinag-uusapan. Natuwa naman ako dahil sa unang anak namin iyon at naisip ko na maraming matututunan ang misis ko. Napagkasunduan namin na mag-asawa, naihatid na muna ang matanda sa kanila at saka na lamang kami babalik pauwi sa amin. Napansin namin na mas liblib yung tinitirahan ng matanda. Mula sa kalsada ay tanaw sa bandang itaas ang bahay nito na nagsosolo katulad sa amin. Pero mas mapuno doon at masukal na talaga. Nalaman ni Lenlen na kasama daw nito ang nag-iisang anak sa bahay at byuda na rin daw ito. Panay ang pasalamat nito sa amin at sinabi pa na sana ay makadalaw daw siya sa aming bahay minsan, na aming itinuro sa kanya ang daan nang dumaan kami doon kanina. Kinagabihan, katatapos lang namin kumain noon, nang makarinig kami ng mga asong nagkakahulan. Pero medyo malayo iyon. Hindi naman namin gaanong pinansin dahil sa inakala naming normal lamang iyon. Wala kaming kamalay-malay na iyon na pala ang hudyat ng isang malaking trahedya na naglagay sa aking mag-ina sa panganib. Kasalukuyan na akong nakahiga noon habang si Lenlen naman ay nakaupo sa aming higaan at naglilinis ng kanyang mukha. Nang bigla niya akong kinalabit at tinanong kung narinig ko ba raw iyon. Napabalikwas naman ako at napatingin sa kanya. Sinabi kong hindi at tinanong ko siya kung ano ang kanyang narinig. Sa halip na sagutin niya ako, ay sumenya siya na tumahimik kami at makiramdam. Kaya pinakinggan namin. Pero wala naman akong narinig na kakaiba.
lumapit siya sa akin at sinabi niyang parang mayroon daw kasing nasa labas ng aming bahay. Kaya kahit medyo inaantok na ako noon, ay pinilit kong huwag muna matulog. Nang nakahiga na sa tabi ko si Lenlen, ay sinabihan ko siya na matulog na at huwag mag-alala dahil sa babantayan ko siya. Hanggang sa di ko na namalayan na nakaidlip na rin pala ako. At bigla na lamang akong nagulat nang makakita ako ng isang tao na nakapatong na sa aming bintana at takmang bababa na. Sa sobrang pagkagulat, ang unang naging reaksyon ko ay ang tumayo bigla habang napasigaw. At tinakbo ko ang tao na iyon sa bintana para itulak na palabas. Pero naging maagap iyon at tumalon na kaagad. Pagbagsak niya sa lupa ay agad siyang nanakbo at mabilis na naglaho sa mga halamanan. Mayroon din kasing mangilang-ngilang puno sa lugar. Idagdag pa na may kadiliman. Kung kaya hindi ko na iyon nakita. Pero ang paraan ng kanyang pagkilos ay hindi talaga normal. Nakayuko iyon na akala mo ay laging nakahandang sumugod. At para iyong taong grasa na maitim ang kanyang balat. Di ko siya naitsurahan dahil sa nakatabon ang buhok noon sa kanyang mukha. Matapos iyon ay parang nanlambot ako. Napaupo ako at napasandal sa aming dingding. Ang lakas at ang bilis ng pagtibok ng puso ko. Grabe ang kaba na aking naramdaman noon. Nakita kong nakaupo na rin si Lenlen at nakatingin sa akin. Nakita pa pala niya ang tao na iyon bago nakatalon. Alalang-alala siya para sa amin. Tinanong niya ako sa garagal na boses kung ano iyon. Sinabi ko na lang na magnanakaw. Pero malakas talaga ang kutob ko na hindi iyon karaniwang tao. Nang sumunod na araw, sa halip na pumasada ako, ay inayos ko ang bintana at pinto. Sinigurado ko na hindi na kami basta-basta mapapasok ni naman. At sinabi ko sa aking sarili na hindi ko na hahayaan na maulit pang muli ang pangyayaring iyon. Dahil paano na lang kung nakapasok na ng tuluyan ang taong iyon sa loob ng aming bahay nang hindi ko namalayan. Maya-maya, biglang naputol yung pag-iisip ko nang makarinig ako ng boses na tumatawag sa labas. Pamilyar sa akin ang tinig na iyon. Nang lumabas ako ay nakita ko nga si Nanay Auring. Yun yung matanda na isinabay namin ni Lenlen. Bumati ako sa kanya ng isang magandang araw at gumanti naman ito. Hinanap niya si Lenlen. Sinabi kong pumasok. Ayaw pa kasing huminto hanggat kaya pa raw niya ay papasok pa rin siya. Dahil sa isa rin kasi si Lenlen na inaasahan sa department nila. Line leader kasi siya. Napansin ko kaagad na nalungkot si Nanay Auring nang malaman niyang wala si Lenlen. Sinabi ko sa kanya na bumalik na lang ng mga alas 5 at siguradong maabutan na niya iyon. Sinabi niya sa akin na susubukan niyang makabalik pero
hindi daw siya sigurado. Kinagabihan nung araw na iyon, habang kumakain kami, ay napag-usapan namin si Nanay Auring. Nang tanungin ako ni Lenlen sa kung ano ang pakay ng matanda, ay sinabi kong hindi ko rin alam dahil sa wala naman itong nabanggit. Pagkatapos namin makapagligpit ng aming mga pinagkainan, ay magkasama na kami nagtungo sa aming silid. Maliit lang ang aming bahay na ang tawag ko pa nga ay home sweet home. Dahil kahit saan namin ibaling ang aming paningin, ay kita namin ang isa't isa. Nang nasa kwarto na kami, ay napanatag ako. Dahil sa wala kaming narinig na kahula ng mga aso. Pero hindi pa rin ako nagpakakampante. Si Lenlen, nung gabing iyon, ay parang hindi naman mapakali. Init na init umano siya. At ang pakiramdam ay parang nasa pugon. Paglalarawan pa niya sa akin. Napaka malinsangan umano. Kaya bukod sa itinuto ko na sa kanya ang electric fan namin, ay pinaypayan ko pa siya. Ayokong buksan ang bintana bilang pag-iingat na rin. Nang mga pasado alas 11 na ng gabi, ay nakatulog na rin si Lenlen. Pero ako ay sinigap kong wag na muna matulog. Uminom pa ako ng kape para hindi ako antukin. Pinatay ko na rin ang ilaw at emergency light lang ang aking binuksan. Nang bigla na lamang akong nakarinig na parang may naglalakad sa labas ng bahay. Kaya napatingin ako sa bintana at nakita ko namang naisara ko iyon ng mabuti. Bumangon din akong sandali upang silipin ang pintuan at nakita kong nakasara rin naman iyon ng mabuti. Nang papasok na ako sa kwarto namin, ay bigla akong kinabahan nang may makita akong tila may nakasilip sa dingding. Ang pagkakayari po kasi ng bahay namin ay pinaghalong-halo blocks at kahoy. At doon ito nakasilip sa may siwang, doon sa may dugtungan. Iniwasan kong lumika ng ingay. Kaya hindi ako nagtuloy na pumasok sa aming silid. Sa halip ay dumiretso ako sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Pagbalik ko sa entrada ng kwarto namin, ay wala na ang mga mapupulang mata na nakasilip doon. Nakiramdam akong mabuti at naramdaman kong may umakyat sa bubungan namin. At nakarinig na rin ako ng kakaibang tunog. Marahan iyong gumagalaw sa ibabaw ng bubong. Maya-maya pa ay naramdaman kong parang pinipilit na niyang tuklapin yung liso na siyang takip sa dugtungan ng yero. Pero maingat niyang ginagawa iyon. Dahan-dahan. Napaisip ako kung ano ang binabalak noon. Grabe na ang kaba na aking nararamdaman. Wala pa namang kisame ang aming bahay. Wala talaga akong ideya sa kung ano ang gustong gawin nung nasa bubong. Pero gusto kong dalain iyon at ilalabang ko talaga ng patayan ang aking mag-ina. Naisip ko na gusto ko nang wakasan ang panggagambala noon. Kaya sa halip na sigawan ko iyon para bulabugin o ipaalam na may gising para umalis iyon, ay nanatili lang akong tahimik
at nakatayo sa isang gilid. Habang nag-iisip ako sa aking mga gagawin, ay bigla na lamang ako nakakita ng parang pisi na bumababa galing sa itaas. At napansin ko iyon nang malapit na sa Chanilenlen, nang abot na ng liwanag na nagmumula sa emergency light. Kaya mabilis na akong kumilos. Hinawakan ko ng mahigpit iyon, sabay nilaslas ko gamit ang hawak kong kutsilyo. Naramdaman kong tila nabigla at nataranta naman ang nasa itaas. Kumalampag ng malakas ang bubungan at rinig ko rin ang tunog noon na nasaktan. Maya-maya ay biglang may lumundag at nagtatakbo ng palayo. Sisilipin ko pa sana iyon, pero naisip kong di ko na rin iyon makikita dahil sa siguradong nakalayo na. Nagulat naman ako nang makita ko sa aking kamay ang kapirasong laman na aking hawak. Kabahagi iyon ng dila at ang daming dugo. Samantalang manipis lamang nang una ko iyong makita. Kaya hindi ko akalaing ganun katugo iyon. Nakita kong bagyang nagmulat ng mata si Lenlen at nagtanong kung ano ang kumalampag na iyon sa bubungan. Sinabi kong siguro ay pusa lang at natulog na uli ito. Ayokong mag-alala pa ito. Kung kaya, nagsinungaling na lang ako at inilihim sa kanya. Kinaumagahan nang ihahatid ko na si Lenlen sa kanyang trabaho, ay laking gulat namin nang aming makasalubong si Nanay Auring. Nang tanungin namin ito, ay sinabi niyang sa amin daw talaga ang kanyang tungo. Dahil sa hindi daw niya magawang pumunta sa amin ng ganong oras na alas 5. Dahil sa okupado daw siya sa kanilang bahay ng mga gayong oras. Kung kaya sinikap na lang daw niya na magpunta ng umaga para maabutan si Lenlen. Lumapit si Nanay Auring kay Lenlen sa loob ng tricycle at nag-usap sila. Pagkatapos nilang makapag-usap, ay sinabi naming ihahatid na muna namin siya sa kanila bago kami didiretso sa trabaho ni Lenlen. Dahil may kalayuan iyon kung lalakarin. At humanga talaga kami sa matanda. Kinagaya niya iyon para lang maabutan niya si Lenlen. Nang marating namin ang kanila Nanay Auring, pagbaba niya sa tricycle, ay may isang lalaki na naabutan niyang paakyat din sa daan papunta sa kanilang bahay. Nakaangat ang t-shirt noon hanggang sa kalahati ng mukha at tila nahihiyang magpakita. Pero meron akong isang napansin. Parang may mga dugo ang damit noon na ipinapantakip sa kanyang mukha. Tinanong iyon ni Nanay Auring kung saan galing, pero hindi ito sumagot. Makailang ulit pa niyang tinanong, pero dumiretso lamang ito at hindi man lang siya nilingon. Nagpaalam na kami kay Nanay Auring. At bago kami tuluyang makaalis, ay sinabi niya sa amin na iyon daw ang nag-iisang anak niya. Bigla akong kinutuban. Di ko alam, pero biglang nag-iba ang aking pakiramdam. At bumilis na uli ang pagkabog ng aking dibdib. Kaya, pagkatapos na masabi ng asawa ko ang mga katagang si Ginay, ay pinaharurot ko na ang tricycle. Nang nakakalayo na kami, ay tinanong ko si Lenlen kung ano ang kanilang napag-usapan ni Nanay Auring.
sinabi niya sa akin na binigyan umano siya nito ng pangontra. Dahil sa delikado daw para sa isang buntis na katulad niya sa aming lugar. Kung kaya binanggit din niya sa matanda na kagabing araw ay may kumalampag sa aming bubungan. Ngunit sinabi ko daw sa kanya na isa lamang yung pusa. At saka nagpasalamat kay Nanay Auring. Sinabi ko kay Lenlen na huwag na munang pumasok. At bumalik kami sa bahay. Panay ang tanong niya sa akin kung bakit noong nasa bahay na kami. Pero sinabi ko na pagdating na lang sa bahay ng pinsan ko, ipapaliwanag. Nag-impake kami. Mga damit lang at mga importante ang aming dinala. Pagdating sa bahay ng pinsan ko, ay nakiusap ako na kung maaari ay doon na muna kaming mag-asawa. Ipinaliwanag ko sa kanila na may lahing aswang sila Nanay Auring, na nabaitan lamang ito sa amin dahil sa kagandang loob na aming ipinakita dito nang aming isabay nang galing kami minsan sa pagsisimba. Inamin ko na rin kay Lenlen na hindi pusa ang narinig niya kagabi, kundi isa iyong aswang. At mabilis kong kinuha yung bote kung saan ko inilagay yung bahagi ng dila na naputol ko mula sa aswang. Ngunit laking pagtataka namin nang dahon at kapirasong sanga na lamang ang nasa loob ng bote. Ipinaliwanag ko pa sa aking asawa na yung aswang na gumagambala sa amin ay anak ni Nanay Auring. At sigurado akong sa pagkakataon na iyon ay alam na niya na ako ang may kagagawan sa pagkakaputol ng dila nito ng kanyang nag-iisang anak. Dahil sa nabanggit ni Lenlen na may kumalampag sa aming bubungan noong nagdaang gabi, at kaya binigyan si Lenlen ng pangontra para hindi pagnasaan ng kanyang anak. Ngunit nahuli ito ng pagbibigay ng kanyang pangontra. Kaya kami lumipat dahil sa oo nga at mabait naman si Nanay Auring. Pero dahil sa naniniwala ako na mas matimbang pa rin ang dugo, kung kaya ayaw kong magbigay ng tiwala, naisip kong mas mabuti ng habang maaga ay makaiwas na sa anumang masamang pwedeng mangyari. Nakiusap ako sa aking pinsan na unti-unting kunin ang aming mga gamit doon sa bahay, at naghanap na kami ng malilipatan. At yung lalaki na nakasabay ni Nanay Auring nang papunta na siya sa kanilang bahay ay nakakahawig din nung lalaki na sumugod kay Lenlen sa tricycle. Naipagtagbi-tagbi ko na ang lahat ng mga pangyayari. Kung kaya tama lang ang aking naging desisyon na umiwas at lumayo na. Minsan po nang namamasada naman ako ay napadan ako uli doon sa kalsada kung saan may nagpakita sa aking babae nang mayroong nagbatid. Kung kaya nag-iingat talaga ako. Kabuwanan na noon ni Lenlen. Nang pauwi na ako sa amin, paglampas ko sa maiksing tulay ay may pumara sa aking babae. Naisip kong sayang rin yon, at talagang naghahabol kasi ako ng kita, kung kaya pinarahan ko. Pagsakay niya sa tricycle, nang tatanungin ko na ito kung saan magpapatid, ay para akong binuhusan ng isang balding malamig na tubig. Nang wala akong nakita sa loob ng aking tricycle. Samantalang kitang-kita ko na yumuko pa ito nang sumakay. Kaya umusal ako ng maikling panalangin
at nagpasya na akong umuwi. At iyan po ang aking mga kababalagang naranasan. Sana po ay inyong nagustuhan. Salamat po sa inyong programa at more power pa po ang masugid niyo pong tagapakinig, Nick. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. At bago po tayo tuloy magwakas, ay bibigyan daan po muna natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Lynn Balionado, Ann Gandara, Rica Ay Raquel Santos, Mary Lillian Asilar, Jovan Amet, Jonard Magnifico, Roxy Amor, Chito Laudit, Dennis Paolo Gonzalez, Maria Fomoto, Judith Nonan, Ket Aguilar, Mel Perillo, Aisha Bisario, Daryl Quinto, Roda Rivera, Maldita Biqueras, Gina Maglangit, Scorpio 23 Anona, Midnight Horror Stories, Jane Domingo, SK, Pinoy Horror Encounters, Helen Ruiz, Fernando Taong, Milona Santiago, Joker Not, Janet Dalisay, Kenneth Mantos, Sally Molina, Federico Estacion, Sweet Lady Centeno, Prince Jeremy Bukad, De Guzman Grace, Lily Santiago, Momo Nomo, Irene Nogal, Rose Concepcion, Samelby Sapal, Mary Grace Rizaldo, Cleofe Guerre, R.L. Bart Book, Rian Aspera, Nicole Sevilla, Ilardo Evangeline, Niche TV, Sara Ekram, Linda Lin, First Love, Roman Jones Salinas, Erlina Kokjin Magnuson, Reggie Rosal, Maris Mako, Haruko Moto, Lisa Santis, Laura Herman, Janjan Sakdalan, Arturo Bakang, Evelyn Garcia, Kent Barrel, Liva Umbal, Carmelita Mabanag, Miss Neng Hunter X Palaboy, Jolitz Malamog, Don Diaz, Ann Casiple, Wine Emotions, Angel Laurian, Maria Victoria Mercado Gonzalez, Resi Madrid, Jason Pagayon, Jamar Bilarmino, Marina Gonzalez, Flordelisa Kison, Joe Mikmik, Dina Lopez Person, Maribel Domingo, Johnibel Elorde Jun, Malik Mata, Dark Tales Horror Fantasy Stories, Leslie Liz, Marts Balwarte, Vicky Kubayashi, Renato Sencilia, Anife Torion Kionisala, Transport QSC, Grisilda Ibasitas, Marjun L. Catamora, Herna Grace Alejo, Jasmine Santos, Devina Tikwaten, Luna Ray Perez, Rowena D.S. Velasco, Presbiteros Rose, KJ Gonzaga, Misuki Kawabata, Mananapot Kit TV, Crystal Lore Bailosis, Lloyd Rapas, Aisa Sidantes, Bertudes Melanie, The Cinderella Maldita, Merly Canoy, Jovelin Trads, Rex Mojica, Robina Dairo, Jansky Villejo, Mary Chris Nicolas, Ana Duque, Wensi 666, Mary Jane Manabat, Mabel Pelayo, Queny Lynn Haculo, Lonely Angel, Dino Castor, Janice Sarad, Maria Fe De Vierte, Lawrence Lianto, Ay Muñez, Aleida Salas, Cresilda Menside, Harold Chas Binaday,
Sheila Lablab Liamato, Badet 32 Taiwan, Colona Carding, Red Selmo. Nais ko pong batiin ang lahat na patuloy na sumusubaybay at walang sawang tumatangkilik sa atin pong mga kwento. Maging ang mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli.